Okay, so next topic po natin, supports. Okay, sige po, lipat na kayo sa supports page. Ito pong supports, isa to sa pinakamadaling i-assign dito sa STAAD.Pro. So, madali lang to. Mag-create lang kayo ng support and then i-assign lang natin sa mga nodes kung saan nyo siya kailangan i-assign. Actually po, ang mahirap lang sa support, yung pag-determine kung anong type ng support yung i-assign. Okay? So, makita nyo po dun sa supports dialog box. Okay, meron doon create button. Makikita nyo po doon, pag click nyo yun, yung mga supported na condition ni STAAD.Pro for support. Okay, so actually, nandyan naman po lahat ng kailangan nyo. Okay? For sa superstructure natin, para dito, take note po, pinuto lang natin yung model. Kinat natin yung model, ibig sabihin may continuation pa siya sa baba, may substructure pa. Okay, so meaning, so kung kinat mo lang yan, meaning dapat fix yan. Okay, kasi concrete to concrete. Naka-fix. Okay? May mga case naman po na dapat pin. Kapag pin, imagine niyo po kung steel structure po itong superstructure, tapos yung substructure nyo po ay concrete. Gagawin nyo itong pin. Okay? Kasi steel to concrete. Take note po, pag different material, ginagawa natin pin. Katulad nung sa release kahapon, yung rule natin na pag different material. Okay, so ito po yung pwede nating pagbasihan. So first, kapag fix, so pinutol nyo. So syempre, may moment pa rin yun. So fix pa rin yan. Same material yun. Okay? Kapag naman pinned, ito po, steel, tas concrete, wala yung moment. Okay? So naka-pinned. Okay, so another consideration, check nyo po yung moment diagram. Okay, so for example, kasi sa substructure po kasi, wala na siyang continuation. Soil na yung next nun. So, ito yung gagawin yung basihan. Actually, wala pong mali sa support. Kahit anong i-assign nyo, pwede. Okay? Kasi magko-compromise yung structure na mag-a-adjust siya based sa support na gagamitin mo. Okay? So, for example, fix yung ginamit natin. Siyempre, di ba pag-fix, ganito yung moment diagram. Kapag fix. So, mas malaki yung moment dun sa baba. So, meaning po, mas malaki po yung ita-transfer sa foundation. Mas malaki ngayon yung size ng foundation mo. Pero, maliit lang yung moment sa taas, maliit lang yung superstructure. So, kailan nyo gagamitin itong fix kapag wala pong boundary? Nung walang boundary yung ano nyo, yung property line nyo malayo. So, pwede nyo lakihan yung foundation. So, maliit lang yung size ng superstructure. Pero, kapag pin, ginawa nating pin, pwede din naman gawing pin. Kaya lang, ganito po yung moment diagram ng pin. Siyempre po, zero yung moment doon. Pero, nakita nyo po, nasan yung moment? Nandun sa taas. So, meaning, ang mag-absorb ng malaking moment, yung superstructure nyo. Malaki yung size ng superstructure nyo, maliit naman yung size ng foundation. So, balance lang. Kahit ano pong piliin nyo dyan, magko-compromise yung superstructure. So, ginagamit naman tong pin kapag may mga property line. So, hindi pwedeng lakihan yung size ng foundation. Diba? So, kailangan maliit lang yung size. So, magko-compromise na lang yung superstructure, lalaki na lang yung size ng superstructure. Parang maliit lang yung foundation. Okay? So, either of the two. Okay, so kadalasan kasi may mga property line, kaya nakita nyo, puro pin yung ginagamit nila. Okay, so actually, dito po sa training natin, pin yung gagamitin natin dun sa support ng substructure. Okay, so take note, pwedeng pin, pwedeng fix. Okay, actually, wala siyang kinalaman sa type ng soil. Kasi di ba po, according sa geotechnical, pag malambot yung soil, pinapa-enhance naman niya para maging type 4. So, ibig sabihin, hindi siya magiging pin. So, naka-base pa rin yan dito sa bibiliin mo. Okay. So gagamitin natin for superstructure fix. Sige po, paki-add yung fix. Wala naman pong ibang parameter para sa fix. Okay, so create and then yung fix, wala na po kayong papalitan dyan. Add nyo na lang. Then meron na kayong support number 2. Support 2. Yung support number 1, default yun, no support. So support 2 yung i-assign nyo sa lahat po ng nodes sa base ng columns. Paki-assign na lang po. Okay, for steel, ang gagawin natin dito po, tatlo yung supports. So, meron kayo sa magkabilang dulo, tsaka doon po sa tapat ng column. Okay, so ang gagawin natin, pinned yung nandun sa 101, tapos dalawang roller po yung nandito. Okay, pero usually po, yung ginagawa ng iba, ginagawa nila, pinned lang lahat. Okay, so take note, pag ginawa nyo yung pinned lahat, hindi nyo po nakakonsider yung pag yung dalawang column na pinagpatungan mo, maghihiwala yun ng movement. Di ba po, minsan ganyan yung movement ng column.
So ibig sabihin, yung bottom cord nyo, pag ginawa mong pin pareho yun, may hila yun. Magkakaroon ng additional tension pag nagiwala yung dalawang column mo. So hindi mo siya makakonsider sa design. So dapat, ang gawin mo, i-roller mo. Isa lang dapat yung pin, naka-roller po yung iba. Bakit i-roller? Para po ma-relieve yung stress dun sa bottom cord. Para pag gumalaw yung dalawang column mo, mag-move lang yung truss mo. Okay? Pero kung minodel niyo po yung truss kasama ng superstructure, walang problema. Kaya lang, pag minodel niyo siya kasama ng superstructure, magiging fix. Automatic. Kasi connected na siya sa column. So, hindi mo siya magagawang pin. Pwede maglagay ng dummy? Pwede, sir. Gawa ka ng dummy. Parang sa kitchen. Pwede kang gumawa ng dummy. Para papagsama mo. Kasi magkaiba ng material yan. Tsaka may concrete. Di ba papatong niyo po sa concrete yan eh? Ayan, so may dalawang material, so hindi siya pwedeng pagpatungin. So yung iba ginagawa, nagalagay po ng, pag pinatong sa building, nagalagay po ng additional dito na member. Tapos nakakonect siya doon, tapos doon, tsaka doon. Pwede naman gawin yan. Okay? Pero kaya lang sir, take note, iba po yung nag-govern dito sa truss. Ibang load yung nag-govern dyan compared sa superstructure mo. So medyo ano lang, complicated lang yung loadings mo pagdating doon, pag pinagsama mo. May yung parang sa... Kaya dapat i-model sa asal na may mga times na dapat din. Okay, example, pag same ng material, steel frame, tapos may truss ka. Isama mo na siya. Covered court, ayan, i-model niya as a whole. Okay, so mga ganun case. Pero kapag ganito kasi, tapos ano, dos agos lang 'yan. Usually, iwalay mo na lang 'yan, tapos transfer lang ng forces, mas madali 'yan. Kasi pag sinama mo 'yan sa superstructure, dadami yung members mo, dadami yung nodes mo. Malilito ka sa assignment ng specifications, releases, and so on. Pero kung kaya mo naman, sir, i-detail, okay lang. Okay? Okay, so sige po. Basta pin, tapos dalawang roller. Ang question lang naman doon, paano i-implement yung roller na support? Okay, so madali lang naman po mag-roller support. Commonly po, kapag steel truss, papatong niyo po sa concrete, mayroon kayong base plate, tapos nilagyan niyo lang ng bolts. Take note, kahit gaano pa karaming bolts yung lagay niyo dyan, pin pa rin yun. Okay? Kasi yung fix never siya na-achieve sa actual. Okay, so magiging roller lang kapag slatted hole. Ibig sabihin, makakagalaw yung ano nyo. Yung truss. Yun lang, sa hole type. Kapag standard hole, pinned yun. Okay, pero minsan po sa probinsya, yung dowel po ng column, ginaganon lang, binibend lang sa column. Roller yun, sir. So nakaka-move yung ano nyo. Pwede naman yan, pero roller yung support na yun. Okay, so ganun lang po pag-implement. Okay, sige po, assign na natin. First, gawin muna natin yung pin para dun sa 101. Create po kayo ng pin support. Okay, take note, hindi nyo po gagamitin tong pin na to. Okay, kasi po, space yung structure type. Pag ginamit nyo yung pin na yan, for 3D po kasi yung pin. Pag inassign nyo yan dun, ang mangyari, wala pong restraint yung truss about Z, tutumba yung truss niya. Okay? So, dapat, ang gagamitin natin, wala siyang release dun sa Z. Okay, so, para magawa niya yun, meron pong special support dito kay STAAD.Pro, ang tawag natin, Enforce Bot. Enforce Bot yung ginagamit para kayo po yung free na mag-create ng sarili nyong release. Okay? So, kikreate na lang natin yung pin for 2D. Okay, so, since pin yan, yung mga moment yung naka-release. Pero, yung MZ, huwag nyo pong i-check para hindi siya tumba about Z. Okay? So, take note, naka-3D kasi to. Pero po kung 3D yung truss niya, let's say yung ano yung 4 aguas, minodel niya as a whole truss system. So, yung pin na kanina yung gagamitin niya for 3D. Okay, sige po, ito na yung pin, paki-add. And then assign niyo po yung support number 2 sa 101, no, sa node 101. Ayan, so pin na yan. Okay, next for roller. Sige po, create tayo ng roller. Create. By the way, wala pong roller condition dito kay STAAD.Pro. Ang gagamitin nyo lang din doon, enforce bot. Enforce bot. Okay, so napansin nyo po, kapag meron kayong nakikita sa textbook na mga roller na support, makikita nyo, triangle din siya, triangle din, pero may bilog lang sa baba. So, ibig sabihin, pinned din yung support. So, pakicheck nyo na po yung MX at MY. Pero since mayroong bilog sa baba, free siyang mag-translate along dun sa axis niya. So, free mag-translate dun. Ibig sabihin, free din po yung FZ. Iyan po yung roller along Z.
Kapag dalawang x yung truss, baligtad naman, fx, my, mz naman po yung i-release. Okay? So, yun po. Yun yung release. Siyempre po, huwag kayong mag-model ng truss along diagonal. Mahihirapan kayo sa supports. Kasi lahat po ng supports na yan, ang bibigay na reaction, parallel sa global axis. Okay? So, yun po. Sige, paki-add na. And then, paki-assign yung support number 3 sa 102, then 103. Assign, and then yes. Ayan. So, tapos na kayo dito. Okay, explain ko po yung ibang support na hindi nyo nagamit. Okay, so first, alam nyo na yung fixed, alam nyo na rin yung pin. And then, meron kayong fixed butt. Yung fixed butt, ito po yung spring support. Okay? So, syempre, andyan yung K value ng spring, add nyo lang, tapos i-assign nyo lang doon. Magiging spring na yung support. So, magre-resist siya ng tension and compression. Depende po sa orientation ng loading nyo. Okay? Best example na pinaggagamitan nyo po ng fixed butt, sa case ng DBWH, ang pinakamadas nyo ginagamitan ng fixed butt, yung piles. Okay? Yung piles. Kasi stick model lang naman yan kay STAAD.Pro. Okay? So, mag-drawing lang kayo ng stick. Tapos, assign na nyo ng property kung anong diameter, anong shape ng pile. Tapos, lagyan nyo ng load kung ano man yung capacity ng ano nyo, kung anong gusto nyo capacity ng pile. Tapos, syempre po, hindi basta-basta stick model lang yan. I-divide nyo yan into segments. Commonly, 0.5, 0.5, 0.5 yung segments. Tapos, yung mga spring constant na yan, makukuha nyo yan sa soil report. So, dapat marunong kayong bumasa ng bore logs. Kasi di ba po, iba-iba ng layer yon. So, kada isang layer, may specific na calculation for K value ng spring. Makukuha nyo yun sa soil report. Tapos, i-assign nyo lang isa-isa. Tapos, yung pinakadulo po, yung spring doon, dapat pataas. KFY. Okay? Huwag nyo pong gagawin pinned yung dulo. Dapat KFY. Pag na-model nyo yun, makikita nyo po yung moment diagram noon. Pag ganyan. Tapos, mag-zero yun. Hindi siya sa dulo mag-zero, ha? Sa bandang malapit sa two-thirds, mag-zero yun doon. Okay? Kung saan nag-zero, yun na po yung required length ng piles. Basta kung saan nag-zero moment. Pero syempre, susundin nyo po yung minimum sa code, 15 times pile diameter. Yun yung minimum na length. So kung ano yung mag-govern na length doon, yun yung susundin nyo sa site. Okay? So yan yung ginagawa nyo sa kahit anong type ng piles. Pwedeng micro piles. Pwede nyo gawin yan. Okay? Yun yung fixed butt. Okay, so next, meron kayong enforce. Yung enforce, same lang po yan ng fix. Nakita nyo po? Pareho lang. Okay, pero ang difference yung dalawa, yung size ng matrix. Pag ginamit nyo po itong enforce, hindi po niya sinizero yung mga values sa matrix. Ang ginagawa ng enforce, may 0.01 na value. Kumbaga po, parang ano, yung sa release, nag-partial moment release kayo, tapos 0.99 yung ginamit yung release. Parang ganoon naman yung ginagawa ni enforce. So, ibig sabihin, mas matagal yung analysis kapag naka-enforce kayo. Okay? So, fix na lang gamitin nyo. Commonly, saan ginagamit yung enforce? Kapag nag-model kayo ng bridge. Okay? Yung girder. Di ba po, stick model lang kayo? So, enforce kayo. Enforce at enforce bat po magka-partner. Ayan. Kasi lalo na kung meron kayong mga moving loads. Ayan. Kailangan same sila ng sizes ng matrix. Okay, then alam niyo na po yung enforce butt. So alam niyo na yung mga common na support natin. Lipat ako sa multilinear spring. Okay, so ito naman pong multilinear spring, hindi niyo siya pwedeng i-assign agad. Kailangan meron muna pong prior assignment ng fixed butt kasi po 'di ba yung fixed butt yung spring. Okay, so kumbaga yung multilinear spring specification lang 'yan for fixed butt. Okay, so dun sa fixed butt, review ko lang, nag-i-input kayo ng K value. Yung K. So, isang K lang inalagay dyan. So, pag inassign niya yan doon, isang K lang gagamitin niya. Pero, kung nag-rate kayo ng multilinear spring, marami kayong mga spring value dyan, kukumpitin niya yung parang series yan. Parang series. Kukumpitin niya equivalent K value. Papalitan niya po yung original na ginawa niya doon sa fixed pad. Okay? So, kailan ginagamit yung multilinear spring? Best example, sa foundation. Ito po. Okay, so kung gusto niyo pong ma-compute yung actual settlement ng footing. So, di ba po may different layer kayo ng soil? Magkakaiba yun ng K, yung layer na yun. So, yun po yung gagamitin nyo para malagay nyo po. So, let's say, dalawang layer. Meron ang K1 at K2. So, syempre, may settlement ito. Maka-compute nyo yung settlement based on sa K na yun at settlement nito. So, ma-input nyo na po yung mga required dito. So, kailangan nyo po yung displacement or settlement at yung K value. Ta-type nyo lang.
Tapos, kukumpitin niya yung equivalent k-value para dun sa soil na yun. Tapos, yun niya i-assign niyo para makumpit niyo po yung actual settlement. Okay? Next, punta muna po ako dito sa tension compression only springs. Okay? Take note, spring din yan. Okay, so meaning, specification din po ito para dun sa fixed butt. So, hindi kayo pwede mag-assign ng tension or compression only kung wala kayong in-assign na fixed butt. Okay, sabi ko po kanina sa inyo, pag nag-assign lang kayo ng fixed butt, i-re-resist niya parehong tension at compression. Unless, nag-assign ka ulit nito. Kung compression only or tension only, yung fixed butt na gagamitin mo. Okay? So, yun lang naman yun. Wala naman dyan ibang value. Parang i-overwrite mo lang yung behavior ng fixed butt. Okay? And then, meron naman ditong note. Sundan nyo na lang yung note. Ang sabi niya, meron daw, kailangan nyo raw po ng initial assignment ng fixed butt. So, yun yung sinabi ko sa inyo. Tapos yung second note, ito yung importante. Kailangan iterative yung analysis. Kung natandaan nyo po kahapon sa specification yung compression and tension only members, kailangan po, di ba, may multiple analysis yung gagawin mo. So, hanggat hindi siya naging compression, mali pa rin yung result. Same yan dito. Kapag tension only yung ginamit mo, tapos yung lumalabas dun sa reaction ng spring ay compression, mali pa yung result nun. Kailangan nyo ng iterative analysis. Pinaka the best analysis dyan, P-delta analysis. Didiscuss ko po sa inyo kung paano yung P-delta. Okay? So, yun po yung mga normal support type. Ito pong dalawa, yung incline at foundation, ito po yung mga special support type. Unahin ko muna po yung incline kasi itong foundation gagamitin nyo to for sure. Okay, so incline support. Kayo na po sabi ko sa inyo, huwag kayong mag-model ng truss along diagonal kasi mahirap pa kayo sa support. In case na gusto nyong mag-diagonal ng modeling ng truss, ito yung gagamitin nyo, incline. Okay, so meaning, ito pong global axis mo, i-incline nun nung support na yun. Nakita nyo po, may complete set of support siya. So meaning, yung mga supports na yan, naka-incline na based dun sa inclination na gagamitin mo dun sa taas. Okay, so kailan ginagamit? Best example ng inclined, for example, pinag-model po kayo ng circular water tank, yung circular tank, hindi specific na water, let's say mga sa wastewater treatment facilities, yung malalaking diameter, let's say 60 meter. Okay, yung support po kasi ng ganong kalaking tank, hindi siya mat foundation. Familiar po kayo sa ring beam, nakaikot lang yung beam dun sa tapat ng wall. Okay, yung ring beam na yun, ring beam, parang beam siya, beam yung section, pero may footing. Ganun yung ring beam. So, para makapag-design kayo ng ring beam, since pabilog yun, ang kailangan nyo pong reaction, yung tangent, na yung takatangent dun sa bilog. Okay? So, for example, meron kayong circular, tapos lalagyan nyo mga reaction yung paligid or support, yung dun sa mga wala sa orthogonal, yun yung naka-incline. Kailangan yung tangent yung makuha yung reaction. Wala pong sense kung ito yung gagamitin yung reaction. Kasi kung ito yung gagamitin nyo, magko-component pa kayo para makuha nyo po yung naka-tangent na reaction. Okay? So, pag ito ginamit yung inclined, automatic, naka-tangent na yung reaction. Okay? So, yun po. Very rare yung case na gagamit kayo niyan. Then, ito po yung last natin, foundation type. Ito po, madalas na gagamitin nyo to. Lalo na po dun sa, naalala nyo po yung parametric models, yung foundation na model. Kapag minodel nyo po yung foundation as plates, ito po yung support. Foundation support. Okay? Hindi siya pinned, hindi siya fixed, hindi siya spring. Foundation support yung ginamit doon. Saan na lang sa four points? Hindi sir, sa plates. Assign mo sa plates. Sa plate po ito yung na-assign, itong support na to. Hindi siya sa node. Ito yung difference niya. Yung iba puro sa node, ito sa plate siya ina-assign. Okay, so meron ditong tatlong type ng foundation. First, yung footing. Ito po, applicable lang itong footing if concentric. Okay, nasa gitna. Yung column. Kasi hindi nyo na kailangan i-model yung plates. Ita-type nyo lang yung size, length, at width. Tapos automatic nasa gitna yun. Okay? Ang kailangan nyo pong gawin, i-model yung plates if eccentric. So pag eccentric na, let's say may isolated footing ka, tapos eccentric, yung ginawa natin kahapon, ang gagamitin nyo po doon, plate mat. Ginagamit yung plate mat for isolated and combined, mga rigid analysis. Kapag naman mat foundation, dito kayo sa elastic mat. Okay? So, kung ginawa nyo mat foundation yung plates, yun yung i-assign nyo. Okay? Either plate mat lang po or elastic mat ang gagamitin nyo. So, take note, pag isolated or combined,
plate mat kayo, rigid analysis. Okay? Yun yung foundation type. And then syempre po, yung tatlo na yun, nare-require po ng direction. Always Y yung gagamitin nyo. Huwag nyo na pong gamitin yung ibang direction, ginagamit dyan sa dynamic analysis. Hindi man kayo mag-dynamic sa soil, sa footing. So, Y yung gagamitin nyo. Y direction. And then, required po, ito, subgrade modulus. Okay? Kahit anong papiliin nyo dyan, kahit footing, elastic mat, plate mat, subgrade modulus, kinocompute yan. Okay? Binigyan ko na kayo ng formula. Nandun po sa note na kinuha nyo. Ayan po yung formula. Sundan nyo na lang yun. Naka-base yan sa foundation engineering ni Bowles. Yan yung ginagamit natin. Kung wala pong binigay na subgrade modulus, di ba usually ang binibigay lang sa inyo, SBC lang. Wala kayong idea kung ano yung allowable settlement. So according po kay Bowles, kapag normal structure, ito yung gagamitin nyo. Okay? So yung factor of safety, imumultiply mo lang sa soil bearing, tsaka mo i-divide sa allowable settlement. Tapos sabi niya, yung factor of safety, ang ginagamit natin ay equal or greater than 2.5 FS. Tapos, allowable, 25mm or 1 inch, yung allowable settlement ng building. Okay? Unless, meron pong specific na allowable settlement na binigay sa geotechnical, yun yung gamitin niya. Tapos, makukumpute nyo na po yung S, or subgrade modulus. I-convert nyo na lang po yung unit para maging kilopascal per meter. Yan, makukuha nyo yan. Okay? And then, pwede nyo sabihin, okay, compression only lang yung spring na yun. Kasi spring din to eh. So, pwede mo sabihin, compression only lang yung soil. So, yan. Yan po yung foundation. Madalas yung gagamitin yan. Okay? Yan na yung support. Sa, di ba, sa art po ng, welcome art na concrete. Yes, sir. So, pwede siya yung gagamitin din. Yes, sir. Kasi baka masyag mo, may differential settlement. Ayan, gagamitin mo ito. Yun, una mong gawin, compute mo muna yung size. Kasi makakompute mo yung size based dun sa loadings, di ba? So, pag nakompute mo na yung size, saka mas sir, i-model as plates. Pinag-compute ako natin yan sa pinasama pa yung dynamic analysis. Possible na yun? Yes, sir. Kasi sa roads siya eh. Pagdating namin analysis kasi freestanding yun eh. Oo. So may vibration. Ano yung size ng footing? Lalaki talaga sir yan. Kasi yung sa moment, pag may dynamic at tas may dynamic impact pa yan. May moment sa yes, sir. Pero sir, pag nag-dynamic analysis ka, para siyang ano, para siyang blast loading, yung ganun. Meron dynamic impact factor. Oo. So, din gamitin mo para hindi masyadong malaki yung size. Yung combination din naman yun, parang yes, sir. Opo. Ayun, so ganun yung gagawin mo. Ito yung gagamitin mo. Ayan, para makuha yung actual behavior. Tapos since dynamic analysis ka, gamitin mo, syempre meron kang XYZ kapag nagda-dynamic ka. Tatlong foundation type yung tatlo yung i-assign mo. Along X, along Y, along Z. Okay, kasi kailangan ma-stabilize 'yon kasi freestanding. So tatlong model. Hindi naman tatlong model, tatlong assignment nito. Ah, tatlong assignment. Oo, so X, meron kang X, meron kang Y, meron kang Z. Para yun, sir, para ma-stabilize kasi 'di ba yung loading mo sa dynamic tatlong direction. Ayan, so kailangan mo yung tatlo na yun. Ayan, so yun po yung foundation type ng support.